Hello there, mga ka-Dyosa! It's me again, Karen, and welcome back sa aking Munting YouTube Channel! So, for today's video, eto na nga yung review natin sa Snow Pore Minimizer Toner. Kagaya ng ipinangako ko sa inyo nung sa first impression review ko dito, na after a month or after maubos niya, is gagawa ulit ako ng review at my final thoughts about Snow Pore Minimizer Toner. So, this is it, pansin. But before tayo mag-proceed sa kung ano yung aking final thoughts about this product, gusto ko muna i-welcome yung mga naligaw sa ating videos and sa ating channel. Welcome po sa inyong lahat dito sa aking video. Welcome po kayo dito. And huwag niyo na rin pong kalimutan mag-subscribe. So, paklik na rin po ng subscribe button and paklik na rin ang notification bell beside the subscribe button para ma-notify kayo every time na meron akong bagong upload na videos na maaaring makatulong sa inyo. So, huwag na natin itong patagalin. Let's proceed sa ating review. Ayun na nga, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo sa aking video regarding sa first impression review sa Snow Pore Minimizer Toner, gagawa nga ako ng review after ko siyang maubos or after a month. And this is it. Ito na nga yung review na ito. Pero hindi ko siya naubos. Yes, hindi ko siya naubos. And kung bakit, malalaman nyo yan later on. So, before tayo mag-proceed sa conclusion, of course, syempre doon muna tayo sa introduction. So, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo, sa first impression review ko is, di ba nga sabi nga niya, Snow Pore Minimizer Toner. So, ina-expect ko talaga na mag-minimize yung aking pores. Although, hindi naman talaga super visible yung aking pores. Pero, baka kasi sakaling gumana siya kay Chalo. Sa kanya ko talaga tin-try. Pero, failed ako sa part na yun. Bakit? Kasi hindi naman niya talaga as in na-try dahil naging panggabi siya. So, hindi na niya na-try ito. Ang nangyari, ako ang gumamit nito. So, kaya siya naging ganyan dahil ako ang gumamit. Kung mga ilang araw niya lang itong nagamit. And the rest is, ayan, halos nagpaskalahati na rin. Ako na yung gumamit ng lahat ng ito. So, ang masasabi ko sa product na to for me is hindi ko siya treat, hindi ko siya bet. Pero totoo na malamig siya sa mukha because of may menthol siya. May menthol, may ingredients siyang menthol, kaya malamig siya sa mukha. Pero yung lamig na yun is kapag nasanay na yung mukha mo, gabi-gabi mo siyang ginagamit, so nawawala yung pagka-menthol niya. So parang di mo na nararamdaman yung lamig nito. Based on my experience lamang po ito. And ang napansin ko dito, more than 1 week ko na rin siyang tinatry before akong nag-take ng Myra E. Noong time na yon, of course, wala akong pimples. But, in fairness naman dito, hindi ako nagka-pimples or hindi ako nagka-breakout. Kasi syempre, kapag nagtatry ka na isang product, kung hindi kahiyang, agad-agad lalabas yung signs na hindi kahiyang. So, magkakaroon ka ng breakouts, magkakaroon ka ng acne, magkakaroon ka ng butlig-butlig sa mukha and everything. Pero in my case, walang ganong naganap. So, okay siya sa part na yon. But, nung time na nagkaroon na ako ng pimples, dahil nga nag-take ako ng Myra, wala siyang natulong sa aking pimples. Nung time na nagkaroon ako ng pimples, hindi niya na-reduce yung redness, hindi niya na-reduce yung pimples and everything tungkol dun sa pimples ko. So, hindi siya nakatulong para mawala yung pimples ko na yon. And, ang pinaka-ayoko dito is meron nga siyang alcohol content. And ilang percent ba yung alcohol content na ito? Wala kasi siyang nakalagay kung ilan yung alcohol content niya. Pero pagdating kasi sa ingredients, pangalawa siya. After nung water, alcohol na yung sumunod. So, ibig sabihin, marami yung water and then sumunod na marami is yung alcohol. So, for sure, marami yung alcohol content nito. And mararamdaman mo naman siya kapag in-apply mo siya sa face mo. Maliban dun sa menthol, mararamdaman mo yung alcohol feeling. So, ayun. And because oily skin nga yung aking mukha, of course, hindi pwede sa akin or
Dapat kasi pagka oily skin ka, umiiwas ka sa mga products na merong alcohol content. So, for me kasi, okay lang din naman kasi na may alcohol content siya. Kasi nga yung ginagamit ko before is yung pants toner. And okay na okay sa akin yung pants toner na yun. Hiyang siya sa akin. So, kahit may alcohol content siya, okay lang. Pero nung ginamit ko to, iba yung dating nito sa akin. So, nung ginamit ko to, sobrang nag-oily yung... Adi? Tinakas mo ako, nandiyan ka pala sa ilalim. So, ayun na nga, nung ginamit ko to, nung tinray ko to, is masyadong marami alcohol content. So, hindi siya naging okay sa akin dahil mas naging oily skin ako. Oily skin na nga ako, mas naging oily skin pa yung dating nito sa akin. So, every time na gigising ako ng morning, as in, my gosh. Ramdam na ramdam mo yung oil na dapadabas ng pagpumukha mo. So, that's the reason why I stopped using this. Kasi feeling ko, oily skin na nga ako, mas naging oily skin pa ako lalo. Unlike kapag sa pants yung ginagamit ko is okay lang, hindi siya as in ganun ka-oily sa face. And ayun nga, wala siya na itulong sa akin nung time na nagkaroon ako ng pimples. But kung tatanungin niyo ako about dun sa pore minimizer toner, well, hindi ko kasi siya naubos, so hindi ko siya masasagot kung talagang na-minimize niya or may nabago ba sa pores ko. This is 101% honest review lang ha, based on my experience lang din and sa time na ginamit ko to. So, kung gusto niyang bumili nito and curious kayo kung totoo nga bang nakapag-minimize siya ng pores, then you must try it. And see for yourself kung effective na siya or hindi kasi sa akin di siya umepekto. That's why I stopped it. And ayan, wala na akong balak gamitin to dahil ayoko na magpaka-oily ng bonggang-bongga yung face ko. So, that's it for my honest review about this no pore minimizer toners. So, ulitin ko lang yung naging effect niya sa akin. Hindi niya natulungan yung aking pimples na mag-reduce man lang or lumiit or mawala or something. Hindi niya natulungan. And sa aking oily skin, mas pinalalapan niya yung pagka-oily ng balat ko, ng mukha ko. And pagdating naman dun sa pore minimizer, hindi niya na-minimize yung aking pores. Well, siguro magiging effective to kung inubos ko siya and nag-take pa ulit ako ng another bottle. Siguro makikita ko yung kanyang effect. But, naiwas ako nga na maging oily pa ng bonggang-bongga yung skin ko or yung face ko. So, that's the reason why I stopped using it. So, ayun lang for today's video. Sana nakatulong tong video na ito kung kayo ay curious and interested na bumili ng snow pore minimizer. So, kagaya ng sasabi ko sa inyo, iba-iba ang ating balat, ang ating skin type. So, lahat ng possible na gagana sa akin is pwedeng hindi gumana sa inyo. And lahat naman ng gumagana sa inyo is posibleng hindi naman gumana sa akin. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next videos. Bye-bye!